Malipayon niya migradwar sa Pantawid Pamilyang Pilipino Programa, kung 4Ps ang mga benepisyaryo sa Manila Cristi Feleyo o sa kainahan nga nakahuman og skwela, dunay permanente nga trabaho na, nabunti sa edad nga 17 anyos ug Malia Arredidon, 62 anyos, dunay 14 nga anak ug tulo niini nakahuman og skwela. Paitmatod pa ang ilang kinabuhi, kaniadtong wala pa sila naapil sa 4Ps nga programa. Time no nagkanak ako, high school graduate lang, eh, hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aaral. Even it gusto ko talaga mag-aral kasi nga ang laging sinasabi, mahirap lang, hindi kaya, walang pantustos ng pag-aaral. Pero doon ko nakita yung epekto ng 4Ps kasi parang gumaan yung panggasto sa bahay. One biyag yung may daghan akong mga anak. Nya kanang igo-igo ra gyud nga mong kuan panahon sa kanang natay ma kuanan nga kalisod mauna-unaan day nato nga ana day tay mapaabot sa 4Ps. Dili kini angay kamahayan tungod nagpasabot lamang ang ilang pag-graduate nga duna nay pagbag-o sa ilang mga kinabuhi ug lahi na kaniadto ang kalisod nga ilang gibati. Kahit graduate na ako sa Pantawid, ma'am, wala yung lungkot. Actually, masayang masaya ako dahil marami na namang ibang magiging beneficiary ng programa kasi napakalaking tulong talaga lalo na sa mga mahirap na doon din ako galing. Tapos ngayon nga dahil sa tulong ng programa naging umangat ang buhay, at least naging maginhawa ang buhay. Kanang dili na gyud kayo mi kuan, ma'am. Dili na kayo presaw na kanang wala tayong mapaabot nga tabang ana. Pero nagpasalamat yung gihapon ko sa 4Ps, ma'am. Saysay pa ni Arnel Garcia, Department of Social Welfare and Development kung DSWD Assistant Secretary sa Mindanao Affairs, nga dili lang kinitungod sa DSWD, kung dili tungod po sa ilang pagpaningkamot aron mulambo sa kinabuhi. Dapat po ay nag-iisa tayo dito. Kaya ang Pantawid, wala pong monopolya ang DSWD na maitawid kayo sa kahirapan kung wala ang kooperasyon nating lahat. So palakpakan po natin ang bawat isa. Dugang pa ni Governor Rogelio Pacquiao, dili buot pasabot nga migradwar sila, dili nasab sila angay makadawat og tabang, apan ang ahensya og ang lokal nga panggamhanan anaalang gihapon ugaling manginahanglan sila og tabang. Ay mo kabalaka, provincial government sa Sarangani, ginapaligo na to, ginapakusog na to ang programa. Programa sa health and opportunities, economic opportunities para ay maoportunidad kamo ang atong makaigsoonan sa probinsya na makanegosyo, makatrabaho. Una, sa programa sa health. Malipayon si Rolito Cabaya, Regional Director sa DSWD-12, ug Naifa Balindong, Regional Program Director sa DSWD-12, bahin sa kadaghan nga migradwar sa gipahigayong graduation. It's a process, na part of the process na kailangan may mga membro ng 4Ps na talagang i-elevate natin, no, ang kanilang status into level 3 kasi nakatapos na yung anak nila, wala na silang 18 years below, gumanda na yung buhay nila, tsaka yun nga, no? More than 7 years na siguro yung iba. This is a milestone sa amin kasi hindi po pang kahabang buhay eh ang Pantawid. 4Ps beneficiaries namin is nandito. But pinapapugay, ito ay binibigyan namin sila ng pagpupugay na mag-i-exit na po yung mga beneficiaries namin. Especially those who are beneficiaries na nasa level 3 or self-sufficient na po na kaya na po nila masustain ang mga ano nila, mga sarili nila. Samtang si Regional Director Rolito Cabaya, dunay mensahe alang sa mga nagapaabot nga maapil sa 4Ps. At sa mga hindi napasok sa 4Ps, this is their chance, no? Kasi yung mabekate na 464, no? Na mga pamilya na wala ay papasok ang bago uli, no? At inaamin namin mahaba ang listahan na naghintay. So magkakaroon tayo ng evaluation kung sino talaga yung karapat-dapat na isali natin sa bagong slots, no, na nabakit natin sa 4Ps. Duna sab na himutang nga vaccination area atol sa nahitabong graduation alang sa gustong magpabakuna. Gihuman ang seremonya pinaagi sa pag-awit o graduation song o kung asa ang tanang migradwar o trabahante sa DSWD may partisipar sa community dance. Liza Labajo, Brigada News.